Our topic is all about wedding. Ano nga ba ang naiisip mo pag naririnig mo ang salitang kasal? Sa akin, kapag naririnig ko yung salitang kasal, totoo lang na may forever talaga. Na dinisign ng Lord yung buhay mo ng merong nakalaan para sa'yo. Na merong happy ending. Na merong sacred thing or sacred moment na ibibigay sa'yo ang Panginoon para gawin mo yung nararapat at kaloob niya. Ayun, sa salitang kasal, napakaganda, isang regalo na galing sa kanya. Pagka naririnig ko po yung salitang kasal, ang una po pumapasok sa isip ko is ayun lang po yung tamang time para i-surrender ng babae yung kanyang virginity sa lalaki. At ayun rin po, syempre, ayun rin po yung time para i-surrender din ng lalaki yung virginity niya sa mapapangasawa niyang babae. Ang pumapasok sa isip ko kapag sinabi yung salitang kasal, bongga. Kasi syempre, once in a lifetime lang yun. Tapos, basta kailangan bongga siya. Minsan na yun yung mga parang tibu, pero yun yung iti-treasure mo talaga. Una kong pasok sa isip ko kapag naririnig ko ang salitang kasal is commitment, responsibility, panibagong chapter ng buhay ng dalawang tao. Ang Filipino wedding tradition ay nagsisimula sa panliligaw and engagement. Bago ang kasal ay may nagaganap na pamamanhikan upang magbigay galang sa magulang ng babaeng ikakasal. Ilan sa mga halimbawa ng Filipino wedding tradition ay ang wedding gown, symbolizes the purity of the soul. At ang isa pa ay ang wedding ring, it signifies never-ending and immortal love. It's worn on the fourth finger of the left hand. Dati, napakasimple lamang ng kasal. Ngunit ngayon, napakarami mo nang kailangang asikasuhin. Nag-interview tayo ng mga wedding coordinators para maipaliwanag ang importansya nang may nag-aayos ng kasal. Hi, my name is Ai Toades of Invitado Events. I've been coordinating weddings mainly for 5 years, full time. How important is a wedding coordinator sa weddings ngayon? Ganito yan. When I got married 2008, it was very simple. Fast forward 7 years almost after that, super komplikada na ng mga weddings ngayon. I always say this, na-realize ko lang recently, lagi ko siyang sinasabi. Pag ngayon ka nag-try maging wedding coordinator at hindi mo siya inaral, sobrang sasablay ka. Kasi dati, simple lang, ikakasal ka, upipicture kayo ng konti, tapos kakain na. Ngayon hindi, meron ng hair down bago i-hair up si bride, may photoshoot na yan. Meron kang iba-ibang supplier. Dati simple lang eh. Sinong photo pity mo, sinong caterer mo, saan ka ikakasal. Ngayon, pwedeng hiwalay yung photo, hiwalay yung video, hiwalay yung coordinator, hiwalay yung caterer, hiwalay yung dessert station, hiwalay yung food cart. So lahat yan, kailangan mo ng isang tao na magpo-pull together para maging successful yung event. Doon pumapasok yung wedding coordinator. So dapat, sa mga weddings ngayon, ina-encourage na may coordinator kasi weddings have become more complicated than before. And since ginagastosan naman na ngayon ng kasal, syempre, para hindi mapunta sa waste yung pera na inipon ng mag-asawa, mas maganda na merong nagko-coordinate para sa kanila. At least for Filipinos, on the day, wedding coordination yung tawag. There are different kinds kasi of coordination. You have partial coordination, full coordination, and the most popular for the Filipinos now, on-the-day coordination. Yun yung pinakamura out of all the kinds of coordination. At yun yung mas kilala ngayon sa mga Pilipino. Hello, my name is Cornelisa Vargas, and I am a wedding coordinator and a planner for 5 years. For me, ang importance ng coordinator is that tinatanggal mo yung stress doon sa couple because there is someone or a third party who is in charge of the program or the preparation. Especially for those na malayo sa Pilipinas and they're having their weddings here. Plus,
na pa ba? On the day kasi, may mga simple details na kailangan i-execute. Pero syempre sa sobrang dami mo nang ginagawa, dami mo nang iniisip, nami-miss out mo yun. With, I have a coordinator na, ang tawag nito, na-execute yung mga bagay na dapat meron sa wedding day. So yun, stress-free. Ako si Darwin Mina, 23 years old. Ako si Olga Gahes, future to be, Mrs. Mina, 24 years old. Yan, at ikakasal na kami next year. Preparation para sa wedding namin next year. Nagsimula yun, hindi niya pa ako boyfriend, pero nagsisimula na ako mag-ipon dahil gusto ko na mabigyan ng magandang kinabukasan yung mapapangasawa. So, napakamahalaga ng pag-iipon. Financially ready ka dapat, hindi lang sa mismong wedding. Kaya mas inisip ko na mag-start na mag-ipon, hindi para sa occasion or do sa ceremony, bagkus do sa after the wedding, kasi yun yung pinakamalaga. Yes, pero sa ngayon, kung pag-uusapan ng preparation, syempre hindi mawawala yung naglilista na kami ng mga minong-minang, ng bridesmaid, best man. So, pagpe-prepare namin is isa sa way ng bonding namin dalawa kasi syempre kapag kasama mo yung gusto mong mapangasawa is excited ka or inspired ka na mag-isip na magplano sa preparation ng darating na kasal. At hindi pa diyan natatapos yung preparation kasi kailangan din naming ihanda yung sarili namin emotionally, spiritually at syempre yung kabuuan namin kasi ibang stage na, ibang journey na yung mangyayari after the wedding. So, kailangan naming maging handa totally. Yung habang nagpe-prepare kayo at pinag-uusapan nyo yung mga gusto nyo mangyari during your wedding day ay parang gusto mo na mangyari kinabukasan. Ganun yung pakiramdam at ganun namin na-enjoy kung paano namin pinagpaplanuhan yung future namin. So, bilang mag-partner ay sobrang quality time mong matatawag yung pagpaplano para sa kinabukasan yung dalawa. Yes, tapos parang yung oras, gusto mo tumigil na lang. Yung tipong yun na lang muna yung eksena yung dalawa. Ayaw mo nang may susunod kayong gagawin. Gusto mo nang ma-cherish yung moment na yun na nag-uusap kayo. Nag-uusap kayo ng tungkol sa mangyayari sa dream wedding nyo. Yun. So, sobrang excited and masaya. Hindi mo siya maipapaliwanag agad-agad. Basta nararamdaman mo na lang siya. May pagtalbog sa puso mo na parang hindi mo kayang i-contain sa sarili mo. Basta masaya po. Masaya talaga. Hi guys, I'm JB. I'm 27. This is my wife. Ben Case, I'm 26. So we've been married for almost 3 months. I was a mess. Like, emotionally, I was happy. It's my man. Yeah, now and then, like, I'm sweaty. But we set up on it. Just all over the place. So our usapan namin, we're not gonna see each other on the day then she walks. So you know, there's anticipation. We're excited. So nothing can prepare you for it. As a man, when the moment she walks and you see her, man, I was a mess. I was crying. I remember the pastor but that was marrying us. He had to hold me like from the likod. It's okay, you know. It's gonna be good. And I was just like bawling. It wasn't because I was sad, but I was really happy. You know, like it's just overflowing emotion. And I'm just glad that was it. You know, like we were able to get there. So that was the main thing. And you see, you're so beautiful. Yeah.
feeling after kinasal. Actually, nakakatawa kasi madami nagtatanong sa amin parang, "Uy, kasal na kayo, anong feeling? Kailan kayo nag-away or nag-away na ba kayo or nag-away na?" Or yung iba naman, "How are you adjusting para kasama mo siya?" Weird lang kasi for us, ewan ko sa kanya, pero for me, wala. Parang walang adjustment period. Kasi ewan ko, madali siyang kasama. Parang he's so easy to live with na it feels like vacation every day. Hindi lang. Ako, weird, pero ganun talaga. On his end, ano? On my side, well, there's no issues. I think it's more of the enjoyment that you have someone with you, you know? Parang finally, this is it. Getting out of my parents' house. Yes! Sorry. Yeah, it's fun to start yung bagong journey together. Just you and your wife. Adjustment, not as much. She cooks really well, so I'm happy. Adjustment ko lang, hindi natin. Yeah, we have a good system naman. So like, she cooks, I clean. Like, we complement each other. So obviously, there will be challenges later on. We're not naman parang naive to think that. But I think we can do it. It's just those little steps that we enjoy. It builds our relationship. Ako si Pastor Frody Horquilla. Ang aking may bahay. Ako si Esther Horquilla. Kami ay 18 years ng kasal. 18 years nang nagsasama. Nang walang lokohan. At puro kasarapan. Narito kami para sabihin sa inyo kung ano yung kahalagahan ng kasal. Para sa amin dalawa, sa unang pagsasama, medyo mahirap, pero kailangan namin tanggapin ang isa't isa kung sino kami. Dalawang kultura sa isang bubungan. Talagang magkakaroon ng pagkakaunawaan or conflict. Pero yung conflict na yun ay may solusyon naman. At ang tanging solusyon ay una, pagkakaunawaan sa isa't isa, matanggap namin na meron kaming kakulangan at ang kapunuan at ang isang sa isa't isa. Pero higit sa lahat, syempre, ang Diyos ang siyang kapunuan ng lahat ng bagay. No? Matanggap mo kung sino yung pinakasalan mo. Alam mo na may mga pangit at merong, kung maraming maganda ka nakita sa kanya, maraming ding pangit ka makikita pagka nakasama mo na siya. Ako si Castro Alejandrino III. Ako si Greta Dumlao Alejandrino. Kasal. 41 years na kaming kasal. Bilang Kristiyano, mahalaga ang kasal sa mag-asawa dahil yan nagiging sandigan ng matatag na samahan. Ano naman sikreto sa tagal ng pagsasama? Nasa bigayan lang yan, nasa usapan, hindi respeto bawat isa kung ano man ang gusto ng isa, kung kaya rin lang ibigyan. Kung nagkakaroon ng hindi naman nawawala yung alitan, ano lang yun, pasensyahan at pinag-uusapan lang. Ngunit may mga tao pa rin o may mga babae pa rin na hindi naniniwala sa kasal. Tama. Kaya huwag kayo mangingialam. Hindi ako naniniwala sa kasal kasi hindi naman kasal ang basehan ng para maging matatag ang pagmamahalan ng isang tao para tumagal sila. Para sa akin, personal na opinion ko, hindi ako naniniwala sa kasal. Kasi hindi naman 100% lahat ng kinakasal ay naging successful ang pagsasama mo. Ngayon po, wala pa kaming balak magpakasal kasi sabi nga po ng magulang namin, bata pa daw kami, marami pang mangyayari. Kaya wala pa lang ako kasi balak magpakasal. Ano ba ka-importante ang kasal? For me, when I met him, tapos nung kami na, I really wanted to get married. Kasi syempre, I don't know, a teacher told me before na there's really no commitment in being a boyfriend and a girlfriend compared to you being married. Kasi with marriage, there's a commitment talaga. I mean, aside from mag-permanent kayo ng document and mahirap maghiwalay sa business, there's something more than emotions that goes together. Kasi, just living in or more than a good thing. Parang you're just being held by your emotions. There's
nothing to say that you can't break up. Kaya di ba parang pag mag-boyfriend, it's not final. Pero syempre may mga kinakasal na nag-break din. Pero parang I feel like, at least for us, parang marriage is a big commitment kasi you don't do it with each other lang. Pero it's a covenant with God. Na parang, it's not man's bond. But I guess, it makes it stronger kasi yun. It's a, again, covenant with God. And I'm sure si JB mas madami masasabi. I guess for me, because I lived in another country, so you can see the everything, like divorce, people living in, like man and woman, people living in same, you know, like guy, girl. I've seen that all. And it's amazing for them to tell me, even the ones that like divorce, imagine, they said that nothing beats marriage. Because it's a commitment between two people, and it, I feel like, I mean, this is my opinion lang, pero I believe that living in is a cheaper version of it. It's almost like a no strings attached kind of commitment. Obviously, you live together. Pero wala, like, at any time you can drop it. I don't think love is like that. Na you can just, oh, ayoko na sa'yo. Let's, you know, let's get out of it. With marriage, it's heavier, obviously, like legalities and everything, but it's, that's the way it's designed though. Like, commitment is elaborate. Love is elaborate. It's not something that, oh, you know, just do this on the side. Let's live together. I feel like that's the fast food way, you know? Like, you have to trust the process. And there's no rewarding, not even a feeling, just the concept of marriage itself. Like, obviously in the church, like we as Christians, we understand that it's a picture between how Jesus loved the church. We understand that. But outside, like, let's take religion out. Marriage is a stamp saying that I belong to one person, in one person alone, and vice versa with that. Living in doesn't give you that security, that guarantee. So marriage gives you that, and it fulfills you. Plus, it's not just for you, it's for your children. It gives them the safety, the covering, if that makes sense, no? Like, if you can just imagine, living in, somehow, parang you go to school, wala kang baon, wala kang shorts, as a kid. Iba ang weird. But marriage does that. It gives you everything you need. May baon ako, may pencil ako. I have my uniform. And the family unit is perfect, in a sense. So it's not just for the man and the woman or whatever. Marriage gives that protection and security for the kids as well. So that's my advice. Nothing beats marriage. Just do it. Save and do it. Kasal sa amin ay sobrang importante kasi once na pinag-isa kayo sa harapan ng Diyos, buo yung blessings na marireceive mo from Him. And napaka-smooth, parang andun yung promise niyo sa bawat isa na till death do us part, na parang whatever happens, tanggapin kita kahit ano man yung kamalian mo, kahit ano pa yung mga pagkukulang mo. Kasi mahal niyo yung isa't isa. So, para doon sa mga taong nagtitake for granted doon sa kasal, nakakalungkot lang isipin dahil parang nagbe-base lang sila kung yung sa emosyon lang nila na kung kailan sila masaya. Tapos kapag konting away, tapos ka agad yung relationship kasi wala silang binitawan na pangako na galing talaga sa puso nila at ipinangako din nila sa harapan ng Diyos. So, hopefully, sana na ma-realize ng bawat kabataan, ng bawat tao, yung kahalagahan ng kasal dahil yun yung key para magkaroon kayo ng mahabang pagsama at matibay na pagsama kasama yung Panginoon. Yung kasal kasi is commitment siya eh. So, kapag committed ka sa isang tao, hindi mo yan kaya iwan basta-basta. So, kaya dumadami yung divorce ngayon or annulled. Kasi, alam nila na wala naman silang pinangahawakan na commitment kasi nga hindi sila kasal. So, napakadali na hiwalayan mo yung isang tao. So, napakahalaga ng kasal, lalo na kapag bumubuo kayo ng pamilya. Hindi naman pwede na
lalaki yung mga anak nyo na nakikita nila na bakit yung pamilya ng kaibigan ko buo pero yung sa pamilya ko hindi buo dahil naghiwalay yung parents ko tsaka merong ibang babae kasi wala silang commitment na forever wala silang commitment na ganun na silang dalawa magkasama forever sa mga tao na tinitake for granted na lang yung marriage or yung kasal is Teka lang. Para dun sa mga babae, hindi ka cheap para makisama lang ng walang selyo. So, hayaan mo yung mga lalaki or yung lalaking kung talagang mahal ka ay ipursu ka niya. Kasi hindi ka cheap eh. Huwag mong hayaan na baliwalain ng taong nagsasabing mahal ka pero ang totoo ay hindi dahil hindi ka kayang panindigan. So sa mga lalaki, magpakalalaki kayo. Kung talagang mahal mo yung babae na sinasabi mo, gagawa ka ng paraan or buong pagkalalaki mo, ibibigay mo sa kanya kasama nung pakikipagtali mo sa taong mahal mo. Kasi a marriage is a challenge. Ang pag-aasawa at ang pagpapakasal sa isang taong gusto mong dapat ang reason bakit mo siya pakakasalan. Una, mahal mo. Pangalawa, gusto mo makasama habang buhay. Pag hindi, huwag kang magpakasal. Kasi walang reason ang kasal. Pag hindi, panghabang buhay. Ang marriage ay challenge. I agree to that because every morning challenge ang marriage. Dahil wala namang perpektong tao, hindi perpekto yung lalaking pinakasalan ko, hindi rin perpekto. At hindi perpekto pangalan ko. Napakahalaga may ka-love triangle ka sa relasyon ng kasal. At yun ay yung si Lord. At ang Panginoon yun, ang Panginoon. Dahil ang Panginoon ang magpupuno ng lahat ng kakulangan ko sa aking asawa, maging siya sa kakulangan niya para sa akin. Oh. So, it's really important na tanggapin mo kung ano ang klase ng ugali meron ng asawa mo. Kasi kung hindi, you'll end up frustrated. Bakit importante pa rin ang kasal sa isang society na parang ginagawa na lang testing ang pagiging mag-asawa, meaning nagli-live-in na lang? Sa akin, importante, unang-una kasi nakalagay yan sa Biblia. Parang feeling ko, ayoko namang makipaglaban sa kung anong opinion ng iba, pero para sa akin, kung magpapakasal, yung totoong pinag-isipan, pinanalangin, pinaghirapang pagpapakasal, feeling ko, proof ng pagmamahal niya sa isa't isa. Parang katulad ng sinasabi ng marami, blessed yung pagsasama. Yun ang ultimate na alam kong dahilan kung bakit kailangan magpakasal. Parang pag-live-in, kasi parang feeling ko, testing? Tignan natin kung okay, pag hindi, dead man na. Hindi ganun ang marriage eh. Hindi ganun ang pag-aasawa. When we were starting out kaming mag-asawa, contrary sa ibang mga bagong may asawa na masaya, kami, we were full of struggles kasi di kami ready. So parang imbes na honeymoon stage, kami, sobrang hirap, nag-aaway, nag-a-adjust, walang pera. And then every time mag-aaway kami, dahil malakas ang loob ko, lagi kong sasabihin, sige, maghiwalay na tayo. Kasi I felt, pwede mo maghiwalay tayo, kaya ko naman mag-isa eh, ganon. Then I realized, siguro dahil rin ang pinagpe-pray yung relationship, and then nag-mature ka, I realized na hindi laging hiwalay yung solusyon sa pag-aasawa or sa away. Kailangan, ang sinasabi ko na ngayon, pag nag-aaway kami, pasensya ka, wala ka ng choice. You're stuck with me for the rest of your life. And it helps na ganun ang thinking mo. So sa akin, habang maraming kinakasal, hindi lang dahil marami kaming trabaho, maraming opportunity, pero maraming nagpapahayag ng pagmamahal nila sa isa't isa. Ang importance ng marriage, siguro handling small, medium, and big weddings. Yung
grandiosang kasal. Ang nakikita kong major importance, syempre, number one, you seal your relationship na with blessing from the Lord. Tsaka every time kasi na nag-e-end yung ceremony, palaging ang sinasabi, whether it's a pastor or a priest, what God has joined together, no man shall separate. So I believe, whatever type of relationship, basta si Christ yung center nun, it's going to be successful, not easy. I'm not promising that it's going to be an easy relationship, pero pag si Lord yung sentro ng relationship, sobrang successful and stronger yung bind. Kasi nga, si God yung nag-create nun. And I believe, ayun yung will talaga ni Lord, na about relationship is may covenant ng marriage. Dumalo tayo sa isang actual wedding noong July 2015 sa tulong ng Imbitado Events. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. I've been sleeping in my bed. So show me, family, all the blood that I will bleed. I don't know where I belong. I don't know where I went wrong, but I can write a song. I belong with you, you belong with me, you're my sweet home. I belong with you, you belong with me, you're my sweet